guys, welcome back to my YouTube channel. You are watching me, Lindsay, and for today's vlog, i-share ko sa inyo kung ano bang mas prefer ko, kung cloth diaper ba or disposable diaper. Okay guys, so this is just based on my opinion ha, hindi to para ganito rin yung gawin nyo or whatever, parang para sa akin, i-share ko lang sa inyo experience ko as a mom. So kung makikita nyo, my last vlog, nagsabi ako sa inyo ng cloth diaper review ko. Naglagay din ako ng how to be a tipid mom. So, sorry kung medyo papawin ko yung mga sinabi ko dun. Kasi, yun nga. So, doon tayo muna sa cloth diaper. So, ano ba yung maganda sa kanya? Maganda sa kanya kasi makakatipid ka. Medyo duda na rin ako sa makakatipid ka. Sabi nila nakakatipid naman daw, basta laba lang, ready na yung diaper. Ang maganda lang kasi doon, kapag naubusan ka talaga ng diaper, is meron kang cloth diaper na naghihintay, nakaabang lang dyan. O wala ka ng diaper, gamitin mo na ako kasi pwede mo naman talaga siyang gamitin, lalo na in case of emergency, wala kang pambili ng diaper. Yun nga, ang plano ko nga sana ipenta siya, pero hindi ko na siya ipenta para kung sakali naman na nagkaroon ng emergency, meron na dyan. So, yun, yung maganda doon. Maganda rin yung design niya. Tapos, hindi siya nagkaka-rashes. Yun lang. So, yun na nga yung sa mga magaganda sa cloth diaper. Yun naman ayaw ko sa cloth diaper is, for una, sobrang hirap niyang labahan. Sobrang hirap niyang patuloyin. Tapos, pricey siya. Kasi, ang bili ko sa kanya, isa is $250. So, gaya na sabi ko, investment naman kasi siya dahil magagamit ko siya ng paulit-ulit, ganito, ganyan. Pero, naisip ko rin, kapag naglalaba ka ba, ano ba yung nagagastos mo? Yung sabon, tubig, diba? Tapos kung mag-washing machine ka, which is hindi naman ako nag-washing machine. Pero, yun nga, napansin ko parang dagdag stress siya. Alam mo yun, yung pagdating ng gabi, imbis na ang gagawin mo na lang is maghugas, ganito, ganyan, madadagdagan pa ng paglalaba. And ano kasi, ayaw kasi din na yung cloth diaper is nagtatagal siya na parang nabababaran siya ng ihi or ng pupo. Kailangan mo dinisa mo siya agad or labahan mo siya agad. So doon ako na-stress na parang pag nakita ko, halimbawa hinubad niya Maya yung cloth diaper. Pag nakita ko siyang nandun, gusto ko na siyang labahan agad. Which is hindi carry dahil wala naman akong ganong time. Alam mo yun, kapag kasi mami ka, nakafocus ka na talaga sa baby mo. Dapat lagi siyang lagi kang ready for her kapag ipifeed mo na siya or kapag kailangan niya ng alaga, alam mo siya, inaantok siya, kailangan ready ka lagi. So, hindi ka, wala kang time para doon. Meron ka lang exact time. Like ako, kapag naliligo ko, sinasabi ko yung paglalaba. Pero yung biglaan kong lalabahan, hindi pwede. So, yun, napansin ko and sinabi ko kay Elsie na parang nai-stress nga ako kapag nakikita ko yung cloth diaper na madumi and hindi ko siya nalalaban. So, yun, nai-stress ako. Tapos, ang cloth diaper kasi, napansin ko, nagkaroon siya ng mancha. So, naiinis ako kasi bago pa lang may mancha na, balang ko kasi gagamitin ko siya hanggang 3 years old siya, Maya. Pangatlo ko pang reason na ayaw ko na sa kanya is, hindi ko alam kung, hindi lang ako marunong maglagay, pero base kasi sa mga nasagap kong chismis, is dapat fit talaga kay baby, which is yung Alba baby na fit sa kanya. Yung isa kong nabili, hindi talaga siya nag-fit. Kaya talagang konting ihi niya, parang tumatagos. Doon na din ako na-stress. Akala ko hindi ako marunong. Yun pala, hahanap ka ng fit na cloth diaper kay baby. Eh, hindi rin naman ganun kadaling magtinda ng cloth diaper if in case na hindi siya sukat kay baby mo. Dibenta mo siya, then bibili ka ng bago na i-assume mo na sukat siya, which is paano kung hindi na naman sukat, kailangan mo na ibenta, bibili ka ng bago. Parang ang hirap pala mag-cloth diaper, hindi pala siya madali. Kaya pala sabi ng mga mommies is, kailangan passionate ka, kailangan ganito ganyan. So sabi ko, hindi pala ako passionate. So yun yung mga ayaw ko sa cloth diaper. Yung disposable diaper naman is, walang kahirap-hirap kasi sa disposable diaper. Nandiyan lang siya, ready siya na bilang sa groceries. Tapos, tama naman groceries, diba? Kasi sa Pure Gold kami naman. Tapos, isusot mo lang sa kanya kapag tumain na siya, kapag umihi naman siya, 4 hours, 3 to 4 hours, palitan mo na, ganyan. So, yun, parang walang stress. Diba? Kapag
disposable diaper. Ang stress lang nga kapag wala kang pambili. Pero, syempre, kailangan ng budget dun. And meron naman, kung meron naman kayong pambili, huwag na kayong mag-clot diaper kasi may stress talaga kayo. Stress talaga siya. Oo, nakakatipid ka, pero kung isipin mo, how much ba yung isang diaper? Siguro 7, 8, 9, 10, 10 pesos. Tapos, how much yung sabon kung bibili ka ng bareta na pang gaya nun, perla pa yung gamit namin para kay baby, magkano yun. Tapos, everyday maglalaba ako ng cloth diaper is naubos yung sabon, magkano yun, magkano rin yung gastos ko sa tubig. Tapos, yung stress ko pa. So, ayun, siguro naman alam nyo na kung ano yung pipiliin ko between cloth diaper and disposable diaper. Hindi ko sinasabi na mag-disposable diaper kayo, pero kung kaya nyo naman na mamili ng disposable diaper, huwag na kayo mag-cloth diaper kasi mahirap talaga siya. May stress ka. So, yun lang. Hopefully, may natutunan kayo dito sa video. Not to don't forget to like this video and the subscribe button down below. Yun lang, guys. Please, huwag kayo mambabash kung mas pinili ko yung disposable diaper kaysa cloth diaper. And kung may mga gusto mamili dyan ng cloth diaper, baka ibenta ko. Hindi ko alam. Yung all-in-one, baka ibenta ko. Sabi ko rin kasi kay LC, maganda rin siya for emergency. Pero, for now, makapag-design na ako na magdi-disposable diaper na ako. So, yun lang guys. See you in the next one.